So ayan, magandang araw po sa ating lahat and welcome po sa wil-ed bahay kubo. So another finished project na naman po tayo. Size 8x20, 8 feet po yung lapan niya, 20 feet naman po yung haba niya. Ayan, so panibagong design na naman po tayo. Ayan, so ayan, laging dito sa wil-ed, nako, laging bagong design tayo dito. So hindi tayo nahuhuli sa mga design. Ayan, so dito po, syempre yung mga wall lamp, meron pa rin tayo mga wall lamp dito, pampaganda natin sa harap. At the same time, naglagay pa rin tayo ng yung pin light sa mga attic po natin. So ayan, yan po yung view sa harap. Size po nito, 8x20 feet. Ayan po. So dito po, dito yung entrance natin, nasa dito sa kaliwang side siya pag nakaharap ka ng pag nakaharap ka dito sa kubo. So ayan, so yung mga dati naming ginagawa is dito lagi sa gitna. So ngayon, ang request po ng customer po natin, ng kliyente po namin is dito itapat namin sa attic. Ayan po. So actually maganda siya, maganda yung kinalabasan. Ayan po. So ito yung mga wall lamp po natin. Single bulb po 'yan. Ayan. Ayan po. Ayan. So, ang gamit po natin na entrance door is a sliding glass door. Tapos, sa bintana natin is a sliding window po. Ayan. So, ito naman yung side niya. Ayan. Ito po yung side. Ayan, medyo madilim na kasi dito. Ito yung side niya. Ito, naglagay po tayo ng panel door dito kasi ito po yung pinaka-entrance door po. Ito pala yung exit door po nila para sa CR. So, yan. Yan po yung ni-request ng customer po natin. So, ito naman po yung likod. Naglagay din tayo ng exit door po dito. Dito naman po, ilalagay po nila yung iabang lang po natin yung para doon sa kitchen po nila. Ayan. So ito, pasukin naman natin yung interior design natin. So yan, pagpasok po natin, naku, napakaganda ng design. Napakaganda ng design po natin dito sa TV console. Actually ito, nagawa namin ng ganito kasi buo kasi ito is sala. Ayan. Pakita ko lang po yung kung gano'ng kaluwag po yung sala nitong 8x20. Ayan. Puro sala po ito. So ito hindi na po kami naglagay ng pinakaupuan niya kasi sila na daw yung maglalagay ng upuan nila. So yan ang yung outcome niya sa design. So maluwag siya. Okay? So ito po yung TV console. Ayan. Yung TV console natin, may mga shelves po yan. Nilagyan po natin ang tatlong shelves yan. Tapos, dito naman sa gitna, naglagay po tayo ng yung light shadow. Ayan. So, pag pinatay mo po yan lahat. Ayan. So, ito po yung tinatawag na light shadow design sa TV console natin. Ayan. Ayan po. Ako, napakaganda. Bagong design na naman po ng wil-ed po ito. So, ayan. Originally, lahat nagni-design po is wil-ed po. Ayan. Napakaganda po ng design. Congratulations po kay Ma'am Michelle Padogia. Ma'am, ako, napakaganda itong kubo nyo. Talagang, ano po, pinaganda po na talaga namin yung kubo nyo. Ayan. So, dito, ito po yung panel door para doon sa CR natin. So, exit door. Ayan, nakaabang po yan para doon sa CR nila. Ayan, tapos ito naman po yung view nung sliding glass window. Sliding glass entrance po, yung door. Ayan, so ito naman po yung mga ilaw natin. Ayan, yan po yung ilaw natin. Gumamit po tayo ng panel light po. Panel light po yung tawag po dyan. Ayan. So, tatlong klase po yan.
sa gitna po, naglagay po tayo ng tricolors po. Bali, tatlong kulay po yan meron tayo sa gitna. Tapos, sa ano naman, sa may, sa yung dalawang nilagay natin dito sa dulo, is warm po siya. Ayan. So, pag warm lang po yung sininti mo, ayan, so napakalamig po sa mata. Ayan. Yung ilaw, yung reflective ng ilaw dito sa kubo, so makikita mo, hindi siya maliwa, hindi siya yung nakakasilaw. Ayan. So, pwede mo rin siyang gamitin yung gitna. Ayan. Ayan. Kahit yung gitna lang, pwede na. Or kahit gamit kung habang natutulog ka. Ito lang yung gamitin mo. Yung light shadow doon sa TV console natin. Pwede rin. Ayan. Ayan po. Ayan. Sindi na po natin. Ayan. So, ito, wood finish yung mga nilagay ko pong mga color po dito. Tapos, marble paint design, white. Tapos, nilagyan na po namin yung marble design po. Ganun din po dito. Ayan. So, ito naman po yung exit door para dun sa kitchen. Ayan. So, nakaabang po yan. Yung para dun sa kitchen po natin. Okay. So, yan. Naku, napakaganda po. Ito naman po yung tinatawag po nating loft style. Ayan. Yung loft style po, dito po yung hagdanan natin. Ayan po. Pagpunta po doon sa taas. So, sa taas po yung pinakahigaan po natin. Ayan. So, naglagay na rin po tayo ng railings po niya dito. Ayan. So, ang color po dito is wood finish. Wood finish na po yung ginamit namin dito. Ayan po. Tapos, nakabili na rin po yung flooring. Dito naman sa area to, meron tayong abstract design. Combination of black, white, and gray po. Tapos, dyan po nakalagay yung breaker po natin para dun sa ilaw. Tapos, para po dun sa aircon po natin. So, yan. Split type pala yung gagamitin po nilang aircon dito. So, dito naman po, ayan, meron tayong storage room sa baba po. Ayan, ito po yung storage room po nila sa baba. Yung, yan pa rin po yung request ng customer po natin. So, ayan, marami kang pwedeng ilagay dito sa loob. Ayan, so, meron na rin ilaw po yan. Naglagay na rin po tayo ng bintana. Ayan. So, naka-vinyl flooring din po yan. Ayan, ito naman po yung sa may baba ng sa may stairs natin. So, naglagay pa rin tayo ng cabinet dito. Sayang naman po yung space. Ayan. Ayan. So, yung ano nito, yung sa loft style, yung room, tapos yung sala. So, magkasama na po sila lahat. Kumbaga, studio type po yung sala natin. Ayan, inawa na po natin studio type. So, nakita nyo naman po yung mga dati namin pinupost is meron po siyang mga upuan pa dito. So, dito, ang request ng customer po natin dito is para mas maging maluwag siya. So, hindi na po sila nagpalagay ng mga ng upuan. Ayan, actually, yung outcome naman po nung sinabi po nilang design. So, ayan, mas maganda siya. Ayan, ito po yung outcome ng design. Ayan. Ayan, so ipapakita ko na lang po ulit yung view ng loob ng bahay kubo po natin. Ayan po. Para mas ma-view nyo pa ulit. Mag-view nyo pa ng maigi yung kubo po natin. Ayan. Sa ilaw naman, ito po. Ayan, nakadesign po yung mga lalagyan natin ng ilaw. Ayan. Ayan.
Ganyan po siya pag pinatay. Okay. Tapos na. Hindi na masyadong kita. So, yan po yung kabuuan po ng 8 by 20 feet po natin sa mga gusto ng mga ganitong design. Actually po, sinasuggest ko po ng ganitong design kasi maganda siya. And so, yun lang po yung update natin. Maraming salamat po pala sa lahat ng mga followers namin sa Wil-ed by Kubo. Ayan. So, actually, napakarami pong nagme-message po sa amin. So, humingi po kami ng pasensya dahil hindi po talaga namin maisa-isa sa sobrang dami. Ayan. So, siguro ang gawin na lang po natin, yun lang po yung lagi kong sinasabi, mag-direct call or mag-direct PM na lang po para sa mabilis na natin transaction. So, yun lang po. Maraming salamat po. Okay lah.